At sa punto po ito, mga kapanayam natin, si Undersecretary Tonisito Umali, Undersecretary for Legislative Affairs, External Partnerships, and School Sports po ng DepEd. Magandang hapon po, Usec Umali, si Lala Rocky po ito. Magandang hapon po sa inyo, Miss Lala, at sa lahat ng ating mga nakikinig. Magandang hapon din po. Mahigit 75,000 po, 75,000 ang kailangan po nating mga guro. Saan-saan pong bahagi ng bansa ang may kakulangan po talaga, Usec? Well, yung number na nabanggit po ninyo, Miss Lala, 75,242 public school teachers, teacher one items to be created. Sa buong Pilipinas po yan, Miss Lala, at ulat po ng nabanggit ninyo, sa ulat po ninyo, yan ay para po makuha natin yung mas magandang teacher to pupil ratio. So nationwide yan, Miss Lala, all 17 regions. Kasi po kung makikita niyo po, napakadami po ito, 75,000. Pero ito po ay magiging priority po natin ng mga probinsya. Sa ngayon po ba kasi, gano'n po kalaki yung student-teacher ratio natin? Kanina po, nabanggit niyo po yung ating average na sa more or less 1:35 sa elementarya. Medyo mas mababa po dyan sa secundarya. Ngunit, Miss Lala, inaamin natin sa congested areas like Metro Manila, for example, minsan umaabot po tayo ng 45 hanggang 55 mag-aaral kada isang guro. Mm-hmm. And we want to improve those numbers further, of course. Oho. Ito pong pinag-usapan natin, Usec, kasi dito sa Metro Manila, medyo nakikita na natin na may ilang mga public schools na naaayos na po eh, yung kumbaga student-teacher ratio. Ito pong 75,000, meron na ho ba tayong kumbaga target na kumbaga priority areas kung saan po maaaring dalhin ang mga guru na ito? Well, the answer is yes, Ms. Lala. I don't have the exact numbers for each region lang right now. Mm-hmm. But when we requested that from DBM, pinaputos na ng ating Ma'am Diling Briones na kailangan klarong-klaro. Alam po natin yung pangangailangan ng bawat rehiyon. Sino po ba yung may mataas na teacher to pupil ratio, at yun po yung hatakin natin ng pababa. Klaro yan, Ms. Lala, makakaasa po tayo na yung mga guro po yan ay mailalagay doon po sa tamang lugar na talagang may pangangailangan. Ano po yung ating requirements? Pwede ho bang mga fresh grad dito, Usec? Pwede naman, Ms. Lala, kaya lang dahil sa nirarangko po natin sila, so may puntos po yung grado, halimbawa, ng teacher. Nung siya po ay nasa kolehiyo po lamang at kinukuha niya po yung education course niya, may grado po yung kanyang mga trainings na pinagdaanan, may grado po yung number of years of experience. So we rank them. So you talk about the requirement under the law, education course dapat ang natapos po ng guro. Kung siya po ay magtuturo sa mas pataas na paaralan or high school, kailangan po ay mayroon po siyang major subjects dun sa asignaturang nais po niyang ituro, at dapat po ay pasado po sila nung LET o yung licensure examination for teachers. Oh, yung issue naman ho ng aumento sa sahod, sa ating mga guro, naging issue po yan, lalo't nauna po yung mga sundalo natin. Makaka-apekto po kaya, hindi ho kaya mahuhuli ang aumento sa sahod ng ating mga guro, lalo't priority ba ngayon masasabi ng DepEd ang pagdagdag sa mga guro natin ngayon sa mga pampublikong paaralan? Hindi ko po, naiintindihan ko po yung tanong niyo, Ms. Lala, no? Pero I hope I will answer it in this manner. Yung ating pong pasahod sa ating mga kaguruan, katulad po ng pasahod sa lahat po ng mga kawani ng ating pamahalaan, yan po ay standardized because we have what you call the salary standardization law. Mm-hmm. So ang entry level ng ating mga guro ay teacher 1, salary grade 11, more or less net take-home pay of 20,000 pesos. Nasa 23 to 24,000 po yan, including po yung
tinatawag nilang pera, additional 2,000 allowance po, yung gross income, entry level, salary grade 11, teacher 1 position ng ating po mga kaguruan. So, definitely hindi po mangyayari po yung baka mahuli ang sweldo ng mga guro sa kung ang pinag-usapan po limbawa natin ay yung pagtaas ng kanilang sahod dahil standardized na nga po ang pagtaas ng sahod at ang sahod ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ating pamahalaan. Maliban po sa kapulisyahan at military dahil parang nag-adjust po nga tayo dyan alinsunod sa pahayag po ng ating Pangulo. Bagaman nabanggit niyo yung sweldo, no? Meron ho talaga at totoo na merong mga galing sa privado na lumilipat sa public schools dahil masasabi na competitive na ho ang pasweldo ng gobyerno. Ganun ho ba? Well, definitely, the word competitive may not be even enough to describe what's going on right now, Ms. Lala. Mm-hmm. Dahil yung entry level na net pay compay na, I'm sorry, take home gross pay of 20,000 after taxes, or I'm sorry, dahil wala na po palang under the train law, wala na nga pong ibinabawas na buwis sa ating mga kaguruan. Mm-hmm. Yan po ay mas mataas sa general average na more or less 15,000 entry level sa private schools. Mm-hmm. So talagang hindi lang po basta competitive, Ms. Dala, mas mataas na po ang pasahod on an average nationwide pag titingnan po natin ang mga pasahod po sa pampublikong paaralan kumpara sa pampribadong paaralan. Kaya nga po nangyayari yung pinag-ipon yun. Actually, Ms. Lala, that is an issue that we also have to address because private schools are our partners in the delivery of quality basic education and we don't want our private school teachers naman to migrate at baka naman maapektuhan yung operasyon ng mga pampribadong paaralan. Ngunit tama po yung sinabi niyo, Ms. Lala, mas mataas. You use the word competitive. Ang sweldo po sa pampublikong paaralan po natin kumpara sa pampribadong paaralan. Balikan ko lang, Usec, yung tanong ko tungkol sa requirements. Maaari po may nakikinig sa atin na interesadong mag-apply ano, bilang guro. Paano po yun? Mag-apply po sila dito sa Metro Manila? Dito po sa main office ng DepEd? O pwede sa paaralan po na nais po nilang pasukan, kung wala pong opening po doon, ay mandato naman ng paaralan na pag susumitahin nila na ipadala po yan sa Schools Division Office o kaya pwede naman po silang dumiretso sa Schools Division Office. Yan po yung aming tanggapan. Province-wide po yan. Bawat probinsya, meron po tayo Schools Division Office or city-wide. So, lalawigan ng Isabela, meron tayong Schools Division Office of Isabela. Halimbawa, lungsod ng Kawayan, meron po tayong Kawayan City Schools Division. So dyan, pwede po nila dalhin ng diretso yung kanilang application at yung mga papeles na ating pong nare-require sa kanila. So they could go to the website for the exact requirements that we are looking for. Ang malago dyan ay let passer po sila. Okay. At kung may training, so pagpatunay na duman sila sa training, at yung kalang work experience at yung mga iba pa pong credentials nila, Ms. Lala. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. Ang karangalan po ay nasa amin. Mabuhay po kayo, Ms. Lala. Si Education Undersecretary Tonisito Umali.